na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Reverend Father Roberto Wanso Jr., Felisa Casamayor ng MGC, Darren De La Vega, at Ilan Edgar Yadaw ng Mael para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni na Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takeuchi, Wilma Domingo, Florida Tabian, Bong and Helen Odon and Family, Attorney Jeffrey Coronado at Carol Coronado. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Edward Namit, Jasmine Sebeldeya Lim, Amalia Genyoso, Efren Alcover, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Berakit, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lakap, at Zarina Haril T. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Nalu Alcover, Stephen Kurt Robles, Edelita Villasica, Gilliet Yupanco, Resi Diwa, Carlito and Ora Madayag and Family, at Joanna Marie Fajardo. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa mga kaluluwa ni Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Reynaldo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Jose Noli Colinares, Dorico, Lovisa Bersaba, Lucina Briones, Birna Mendanyo, Rosita Albano, Marina Fajarillo, Elena, Ricardo, Hector, Florentina and Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes, Joel, Fe, Pedro, Salvador, at Erlinda. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong butihing Parish Administrator, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Hulihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y tinggin, ang landas niya'y tahan. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mapapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan na ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ulitin po natin. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia! Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayo mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri, ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa magkakasunod na araw, halos tatlong araw na natin naririnig na medyo mainit din ang ulo. Mainit din ang ulo ni Jesus kung paano ang paligid natin ay mainit din. Pero ganun pa man, ang alam naman natin lahat,
na ang pagkadismaya ni Jesus, ang pinanggagalingan nito ay ang kanyang pagmamalasakit, no, sa mga tao. Kaya kung balikan natin ng konti, no, ang sabi ni Jesus nung Lunes, napakasama ng lahing ito. Kasi sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanila, hindi pa rin sila nagsisisi, hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus. Kahapon, pinuna ni Jesus yung mga Pariseo, no, na nag-imbita sa kanya, no, na sinasabing, linisin muna ang loob bago ang labas. At ngayon, no, talagang derechahan, kawawa kayo mga Pariseo, kayo na mga mahihilig sa mga tanging luklukan, yung mga mahilig magpapansin o gaya gustong mapansin lang. At ganoon din, sabi, kahit kayong mga dalubasa sa kautusan, puro kayo batas, pero ni minsan o ni daliri ayaw ninyong igalaw. Pahirap lang. No, puro pagpapahirap ang iniaatang ninyo o nilalagay ninyo sa balikat ng mga tao. Kaya lalo tuloy nahihirapan lumapit sa Diyos. Ito yung mga bagay na paanyaya sa atin, na patuloy nawa natin mapagnilayan. Sabi nga, no, hindi naman masamang gawin ang lahat ng ito. No, hindi sinasabing bawal, hindi sinasabing hindi makakabuti yung pagsisimba natin araw-araw, pero mas inihiling ng Diyos na magkaroon ito ng mas malalim na bunga sa atin pong pagiging, sabi nating maka-Diyos, sa ating pagiging makareligyoso na tinatawag. Ano nga ba ang nangyayari sa atin, no? Kasi mas gustong makita ni Jesus yung nilalaman ng ating mga puso, kung bakit nga ba tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na ito. Nagsisimba ba tayo kasi wala lang tayong magawa sa bahay? Nagsisimba ba tayo kasi para masabi na banal tayo? Nagsisimba ba tayo? Ano bang dahilan? Mas nagiging mabuting tao ba tayo sa atin pong ginagawa? Kasi hindi po ikinakatuwa ni Jesus na sabihin natin, maraming tao sa simbahan, punong-puno ang simbahan, pero yung puso ng mga nasa simbahan ay malayo pa sa hinahangad ng Diyos na maging tayo. Kaya kung pagalitan man tayo ni Jesus, yan ay galit na nagmumula sa pagmamahal dahil ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya na mabaliwala ang lahat ng ating mga sakripisyo, ang lahat ng ating mga paghihirap. Dahil mismong si Kristo na po ang gumawa nito para sa atin. Nahilingin nawa natin, no, na mabitawan natin itong mga gawain katulad ng pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho. No, ito yung sulat ni Apostol San Pablo. Mula sa pagiging, no, yung pamumuhay ayon sa laman, mamuhay nawa tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Espiritu ng pag-ibig. Amen? Nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ng lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa minsang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa hangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas pat tungo sa kapwa, igatin sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang. Sa katawa't dugong banal, inululuhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
sakdalinis kami ay hingi sa Diyos sama.